13, the last question, I think. Hindi, sige lang, okay lang. Walang last question. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Ardi, mag-asawa po ba itong suspect or suspects? Kung, mastermind, yes. Sorry, mastermind, Ardi, mag-asawa po ba or iisa lang po, lalaki or babae po? Lalaki or babae po? Nagkakandak pa rin po tayo ng investigation, but based on the revelation po ng mga middleman natin is pag nagkakandak po ng transaction, ito po si lalaki, is kasama rin po niya yung asawa niya. Pero ang humaharap lang po is yung lalaki. But nevertheless, still, ibabalidate po natin at magkakandak po tayo ng investigation para po malaman natin kung sila ba talagang mag-asawa ang may pakana ng krimina ito. Pero ang pinaka-mastermind, sir, so far, ang lumalabas po ngayon is yung lalaki. Okay. May, si Anthony. Anthony po. Anthony, yes, sir. Surname, sir. Anthony Limon, Ikawagas. Anthony Kawagas Limon. Limon. Oh, yun po. Okay. Makikita so, nyo naman screen, po yun sa Facebook screen name. Niya. Screen names, yes, online screen name, sir. Online. Okay, online. So ito yung, ang una po natin na huli na yung gunman mismo po, yung bumaril, is si Arnold Thailand E. Dimaliwat. Alias si Arnold Thailand po, and then ang back ride po niya is si Arnel Buwan Jr. Tagata or JR. So yun po yung magkasama sa motor na bumaril po doon sa biktima. Si Arnold Thailand po ang bumaril doon sa lalaki, and then si Arnel Buwan po ang bumaril doon sa babae. And then meron po silang isa pang kasama na nakasakay dun sa motor. Ang pangalan po nito is si Robert Dimaliwat Sumbeto. Na naaresto rin po natin yon. And then yung ano po naman nila, yung middleman naman po nila is si Rolando Cruz E. Reyes at saka si Robert Dimaliwat. Dalawa po yung naging middleman pa po niyan. Papunta po kay Anthony Limon Kawagas. And then meron pa rin po tayong Jomi Rabandaban Servito. Ito po yung isa rin po sa alias Dondon. And then Sancho Nieto ay pagtalunan. Ito po, under din po ito ni Arnold Thailand. Ito naman po yung bago rin po niyang kagrupo na may-ari ng X-Max na yun po yung ginagamit nila nung kumuha po ng pera kay Arnold, kay Anthony Limon. Yung nung kinuha po nila yung 700 sa may MacDo dito po sa San Fernando na hinihintay pa rin po namin yung result ng ano sa CCTV doon po sa ano. Sir, may screen name po tayo nung ano nung mga mastermind kasi online seller din po sila. Kung ano po yung screen name po nila na ginagamit sa online. Ito po, saglit lang po ah. Tignan ko. Wala po nakalagay po sa Facebook niya talaga is Anthony Kawagas Limon. Real name niya po nakalagay sa Facebook. Makikita niyo po yun. Ayun po, andun po. Magiging stalker tayo, sir. Ayan, yes, sir. Ardi, ito po bang mga gun for hire na na-aresto natin? May mga dati na rin po ba silang ano? May mga dati na rin silang kaso? Dawit ba sila sa iba't ibang mga crimes? Yes, sir. Yung iba po, hindi ko lang po dala. Meron po, ang isa dyan, meron pong apat previous cases po. Hindi pa lang po kumpleto lahat, pero meron na po kami initially. May na-check ng mga may previous cases. Okay. Yes, sir. So, last question siguro, sir. Masasabi na po ba natin ito pong kaso sa mga online seller, sa mag-asawang online seller, is case closed? Yes, thank you. So, in as far as the couple Lulu's case is concerned, we consider this case solved. No? And with the arrest of the 7 individuals and the confiscation of this voluminous evidence against them, marami pa tayong mga murder cases na masosolve in the coming days. No? And this is what we call a preemptive strike against them. And marami tayong mapiprevent
na murder incidents pa after the arrest of these individuals. Okay.